Magandang araw mga kapedal. Andito muli tayo sa ating YouTube channel. So ang gagawin ngayon natin ay i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng custom patch or paano gumawa ng sarili mong patch from scratch dito sa NUX NG300. So basically, ang una natin gagawin, syempre, i-on natin yung unit. Pag na-on natin, yan, mapupunta tayo sa mga dito, sa mga patches na to. Ah, pala, ano ah, pagka mag-edit tayo ng patch, huwag kayong mag-edit dito sa part na to kung saan parang malabo yung sulat sa taas yan, no? Yung 1A, is may pangalan. Kasi hindi na-edit yung mga patches dito. Kumbaga, talagang nandito yan, yun yung mga sample. So, dito kayo pupunta sa mga patch na yun, malinaw yung sulat sa taas. Ay yung mga na-i-edit na mga patches. So, hanap kayo ng patch na gusto nyong i-edit. So, lagi ako naglalagay ng empty. Kasi kapag may naisipan ako, kaya may narinig akong tunog, gusto kong gayahin. Yan, dito ako mag-experiment. So, dito tayo ngayon na gagawa ng ating custom patch. So, ang gagawin natin ay twin lead. O yung parang may harmonizer effect na patch. So, pag kapili nyo nung patch, ang gagawin nyo is i-click nyo yung edit exit button. Yan, mapupunta kayo ngayon dun sa effects. So, ang pinakauna sa chain of effects ay yung compressor. Usually, ang ginagawa ko para naman makapili ka ng effect para doon o lalagyan mo o wala, gagamit ka ng select knob. Yan. Lagyan natin ng compressor. So, usually, itong aking yan setting sa compressor. Yan, yung sensitivity, mababa lang. Yung out, medyo lagpas ng konti ng, ayan, lagpas ng kalahati. And then, next is, dito sa effects naman, sa effect, ang usually ginagawa ko is yung tube screamer. Yan, tapos binababaan ko lang yung drive. Yan, yung level. Sakto na yan, mga lagpas ng konting-konti lang sa kalahati, pati yung tone. So, mababa lang yung drive. Okay? So, next is yung amplifier. Usually, yung pinipili ko. So, yung ginagamit ko dito, para lumitaw talaga yung tunog ng mga effects ay yung, yan, Vox Class A15. Yan usually ginagamit ko. Tapos yung level, gawin lang natin 9 o'clock. Yan. Babaan natin ng konti yung gain. Tapos nga natin yan. Dun sa ating, ano, tapos natin konti yung drive, ano. Ito dito, tapos natin yung compressor. Balik nyo tayo dun. So, yan lang. After nyan, okay yung ating EQ dun sa amplifier sa 12 o'clock. And then next. Masyadong dry, diba? Next natin gagawin is, dalagyan nyo yan natin ng EQ. Yan, next. Dito sa EQ. I-on natin. So, para medyo mabase ng konti, inangat natin to. So, nga pala, pag dyan, ibig sabihin yung unang tatlo sa kaliwa, pag nandun yung red na yan. Yan. Pag-edit mo naman yung tatlo dito, click mo lang to. Yan. Pwede mo na itaas. Wala na kasi yung 1.2K hanggang 6K. Itaas natin ng konti. So, pagka okay na, next naman tayo. So, since yung noise gate, yan, no? Usually, yan naman ang setting ko sa noise gate. Eh. Tapos, natras ko lang yung threshold kapag may noise pa rin at hindi mawala-wala dahil sa distortion, dahil sa effects. Pero dahil wala naman noise, yan, kasi hindi ka kakonsa ng tone sap kapag may noise gate. So, tanggalin muna natin. And then, sa modulation, since gagawa tayo ng twin lead effect, yung harmonizer. So, dito ngayon tayo pipili. Punta ka dyan, tapos select na bullet. Ikot mo. Hanapin mo yung harmonizer. Ayun, ayun siya sa dulo. Ayan. So, kanina, nung wala to, nung wala yan, itong tunog niya. Ayan.
lagyan natin ng harmonizer. Tingnan natin kung ano na magiging tunog. Okay. Harmonizer. Pero medyo takay pa siya. Kaya punta ngayon tayo sa kasunod sa delay. Usually kapag mga pang lead o kaya pang intro ng mga riff ang effect, ang nilalagay kong delay ay it's either analog, yan analog delay or mod delay. Kasi hindi sila masyadong nakakalunod, hindi rin naman masyadong parang ano lang, hindi masyadong dry. So, ganito lang yung setting for the mod delay. Mababal yung feedback. Mas maganda na. Babaan pa natin ng konti yung time. Yan, parang hindi ganun siya ka, no? Hindi ganun ka dry at hindi rin ganun ka nakakalunod. Yan, medyo okay na siya, no? Ngayon, lagyan pa natin ng ano ng reverb para mas medyo maging wide ang tunog. Kaya huwag natin lunurin sa reverb kasi baka hindi masyadong marinig yung riff o kaya lead. So, usually, dito lang tayo sa spring. Tapos, babaan lang natin yung mix. Yan. Tapos na nating makapag-edit, nalagyan na natin ng effects, save na. Doon sa save naman, syempre gagawin natin ang pangalan. So, naka-red sa taas, ibig sabihin, mili ka ng letra, bahala ka kung anong gusto mo ipangalan. So, in this case, dahil twin to, lagyan na natin twin lead. Alright. So, twin lead effect. Yan. So, madali lang naman, ito lang select knob para mamili ng letra. Tapos itong module group left and right para iusog kung ano ang sunod na letra sa twin lead. Alright, twin lead. O, napakadali lang mag-edit. Lalo na pagka medyo nahiyangan nyo na. O, pwede na kayo mag-experiment. Gawa lang kayo ng gawa ng sarili yung patch. Yan. Twin lead. Tapos dahil yung amp na ginamit natin ay 15 watts, so lagyan din natin. So kapag blanco, o di mo lang itapat sa baba sa blanco, yan. Tapos next, yan. Kapag blanco, wala kang ilalagay na letra. So, A, then 15. 15, okay, 15, blanco natin taas, yan. Tapos, pag okay na yung pangalan, save lang ulit. Yan, meron na tayong custom patch. O, diba? Yan.
twin lead patch. So ganito lang ang paggawa ng custom patch dito sa NUX MJ300. So hanggang sa susunod na video, sana may naitulong ako sa inyo. Have a nice day and God bless.